Kaunting recap mga boss, ito yung ganap nung Sabado. Natapos na yung ating pinapagawang concrete pond or fish pond para sa ating mga alagang isda. So ngayong araw susubukan natin punuin ito ng tubig. Pero hindi ko nagawa dahil kailangan pala ng marami-raming tubig dito sa ating concrete pond. So samahan niyo ako mga boss sa ating adventure sa ating pagsisimula sa pag-aalaga ng mga isda. What a wonderful world. What a wonderful world. So ito na nga no, puntahan natin yung ating pinagawang concrete tub kahapon. So tuyo na ito at palagin ko pwede nang lagyan ng tubig. So bago natin lagyan ng tubig, ayusin muna natin itong mga lupa na nakatambak dito nang sa ganun ay maging malinis itong ating area. So balik naman tayo sa voice over mga boss. So nagsimula na akong maglinis or itambak itong mga nahukay na mga lupa dito lang sa paligid ng ating pond. At ganoon din, no? Dinagdag natin sa lupa sa ating garden. Ang matatandaan nyo mga boss, nagsimula tayo sa pag-alaga ng ornamental. Hirap naman banggitin nun. Nagsimula tayo sa pag-alaga ng mga isda, particular yung guppy fish, molly fish at swordtail nung kasagsagan ng pandemic. Yung 2020 yata, no? Kung tama ang pagkatanda ko. Marami tayong mga na-experience dun sa pag-alaga ng isda. Nakapagbenta tayo ng mga isda, nakapagbenta tayo ng mga aquatic plants. At susubukan kong magparami ulit ng aquatic plants dito dahil obserbahan ko kung marami bang habis dito sa Pigkawayan. So ang gagawin natin ay hahanap naman tayo ulit ng mga materials, no, ng aquatic plants upang ating paramihin at ating ibenta pagdating ng panahon. So mga boss, ang nangyari kasi nung paglipat namin ng bahay, mayroon tayong tatlong tub, ref tub, no, na may iba't ibang uri ng isda at iba't ibang uri ng aquatic plants. So binenta natin ito, nabenta naman lahat maliban sa isang tub. May naiwan doon na isang tub na hindi pa nakuha nung bumili, pero hindi ko naman kinuha yung bayad. So susubukan kong balikan yun doon sa lumang bahay at titingnan ko kung mayroon pang laman dahil napakaraming aquatic plants pang nandoon at mga piling aquatic plants ang naiwan doon. So mga 6 months na pero hindi na ako maasa na nandoon pa yun, pero susubukan ko pa rin at pupuntahan ko doon. So nagsimula na rin akong maghakot ng tubig, no, at gusto ko sanang punuin yung pond natin. Ang problema, hindi ko akalain na parang marami-rami yatang tubig ang kailangan. So kung magtatanong kayo bakit hindi ako gumamit ng hose, actually wala akong hose dito pa, no, hindi pa ako nakabili ng hose, kaya minano-mano ko pa yung paghakot ng tubig. Pero sa kasamang pala, hindi ko kinaya, no, talagang napagod ako, ilang balik pa lang. 5 balik or 6 na balikan lang ng paghakot ng tubig. At sa kasamang palad, itong blue na balde, akala ko okay, yun pala may butas. So talagang mano-mano, isa-isang balde lang ang gamit ko para punuin itong ating tub. Pero sa sumaang palad nga, no, gaya ng sinabi ko, umandar yung paghatamad natin. Kaya hintayin ko na lang na umulan dahil napakadilim ng langit ngayon, baka or nagbabakasali-akali ako na baka mapuno itong ating pond. Mga boss, no, sinimulan kong lagyan ng tubig itong ating pond gamit itong timba. Nakalimang balik na ako at ito pa lang ang laman. So tumigil ako sa paghakot ng tubig dahil madilim ng langit.
at mukhang uulan. At yan o, yung nakatambak na lupa dito ay atin ang inalis at nilipat natin dito sa ating garden at dito rin sa gilid. One eternity later. Nilagyan ko rin pala ng buhangin ang ating pathway, mga boss, para hindi masyadong maputik. So parang nawala yung ulan at uminit. So subukan ko mamaya na dagdagan yung tubig ng ating pond. Mangangapi muna ako. Sini ko na puno yung ating pan pero nakalahati na. Bali bukas may duty, siguro pag-uwi ko na lang galing sa trabaho at susubukan kong punuin yung ating pan. So hanggang dito lang ang video na ito. Please subscribe, like and share. At maraming salamat mga boss sa patuloy na pag-subscribe sa aking channel.